magandang araw mga mamis. Ngayon naman po is ituturo ko sa inyo kung paano mag-layout or mag-edit ng graduation pic ng inyong mga anak. Kapag nabuksan nyo na po yung Photoshop nyo is punta po ulit kayo sa My File. And then, magko-custom po kayo. And then, dito po ulit sa may right side, i-seset nyo po siya as inches. So, ang gagamitin po nating size ay yung 8R. Ang size po niya ay 8x10. Then, ang resolution niya po is 300. Pag na-set up nyo na po yun, pwede na po tayong mag-okay. Kapag nakagawa na po kayo ng whiteboard, syempre, kailangan po natin ang una ng background. So, tuturuan ko po kayo kung paano po magawa ng background. Kasi, kapag po ginawa natin dito sa Photoshop, is mas malinaw po siya. Pero, meron pa din po isang option, which is yung mag-download po kayo sa Google ng mga malilinaw at matataas yung resolution para po sa inyong background. Okay, start po tayo ng magawa ng background. Punta po kayo sa may color overlay and then pili po kayo ng ang gusto nyo pong kulay. So, ang ginamit ko po is pink and black. Makikita nyo po yung square na yon dito sa may left side ng tools. And then, punta po kayo sa may taas. Then, click filter. Pagkatapos nyo pong maklik yung filter, and then, may lalabas po yung mga option. Yung render po ang inyong pipiliin. Tatapat nyo po sa render, and then, may makikita po kayong cloud. Yun po yung pipiliin nyo. Pagkatapos, yan na po yung lalabas. Magkahalo na po yung pink and black. Pagkatapos nating makagawa ng background, is i-edit ulit natin siya dito sa may brush tool para mag-glow pa at saka magliwanag ng kaunti yung background. Punta tayo dito sa may brush tool and then click nyo yung opacity at flow doon sa may taas. Yan, kailangan mga 40% at saka 50%. Ang opacity is 40%, ang flow ay mga 50-55%. Okay, and then, lakihan natin yung size ng brush. Tapos, click nyo lang doon sa may middle or medyo itaas ng background para makita nyo yung pagbabago ng background kung paano siya mag-glow or liliwanag. Pagkatapos ng background, ang next naman ay ang pag-e-edit ng ordinary picture para maging graduation picture. So, bali ang una kong ginawa is inayusan ko muna or minikapan ko muna yung ano ko para mas maging mukhang graduation pic siya kapag inedit sa Photoshop. And then, punta lang ulit tayo sa folder and then click, drag. And nung last vlog ko is itinuro ko kung ano yung ginagamit kong tool para makat natin yung isang picture. So, punta tayo dito sa my left side and makikita natin si pen tool. I-click nyo lang dahan-dahan si picture para makat nyo ng maayos yung buong picture. Mga mamis, bago po ako nag-start gumawa or mag-edit ng graduation pic, is naghanap po muna ako ng graduation toga na gagamitin ko para sa pag-e-edit ng picture. Ngayon po, ang suggestion ko po is maghanap po kayo sa Google ng graduation toga na meron pong high resolution at saka may maganda pong quality. Or kung meron naman po kayong mapipicturan na graduation toga, ay pwede din naman po. Okay, punta ulit po tayo sa folder and then kuhanin po natin yung head na toga. So, ang ginamit ko po dito is para po ma-cut ko po yung toga ay yung magic eraser. Ayan, isang click nyo lang po is naalis na po agad yung background. And then, isinet ko lang po siya ng ayos doon sa pinaka-head ng aking anak para po mag-fit siya. Hila-hila lang po, dahan-dahan, and check nyo lang po palagi yung both side kung okay na po yung toga.
tayo sa damit na toga. So, paano ko ba ito na-fit sa katawan ng aking anak? So, ang ginamit ko lang po dyan is yung wrap. Punta po kayo sa inyong keyboard and then control T. Tapos may makikita po kayo dito sa may gilid, sa right side, sa taas, na ito po, ipapakita ko. And then, ang ibig sabihin po niya ay wrap. Wrap. Ibig sabihin po, may itungo nyo po siya, may itungo nyo po yung kahit ano pong object. Kumbaga, pwede nyo po siyang ihiga. Okay, ganito po. Yan, katulad po ng ginagawa ko. Ayan, dyan po sa may bilog na yan. Yan, dyan nyo po siya i-click or iiibo. Hanggang sa maiset nyo po doon sa pinakakatawan ng inyong anak yung damit na toga. Nyo pong ma-fit yung damit na toga, islagyan po natin ng pinakadamit doon sa loob para po hindi po siya halatang wala pong damit. So, punta po ako dito sa may tools, tapos may rectangle po dito. Click nyo lang po yung rectangle tool and then, ayun, palitan nyo po ng kulay kung ano pong gusto nyong ibagay doon sa graduation toga. And then, pag okay na po yan, tapos na po tayo. Huwag niyo po kakalimutang isave as JPEG or as TIFF. Ayan mga mamis, tapos na po tayo mag-edit ng graduation picture. I hope po na may natutunan po kayo sa akin sa kung paano ba yung madaling paraan para makapag-edit tayo ng graduation picture. Despite po na may pandemic, is magawan po natin ang paraan para magkaroon ng remembrance yung ating mga anak na gumaraduate. So hopefully po makatulong po yung aking tutorial sa inyo. Thank you for watching and mag-iingat po tayo palagi. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like and mag-subscribe para po sa ating mga susunod na tutorial. This is Mommy Marge. God bless and bye!